Mga balita naman po mula po sa mga probinsya, mula po sa DYRC Action Radio Cebu, OFW na taga Mandaue, Cebu. Nagpositibo daw po sa COVID-19 kahit nabakunana ng Sinopharm. Ibalita mo nga yan, Ms. Jovelyn sa Tinitigan. Ms. Jovelyn. Nilinaw ng Department of Health Central Visayas o DOH7 na hindi garantiya na hindi na mahawaan ang COVID-19 kung mababakunahan na. Ito'y matapos ipinalam ng DOH7 kahapon na mayroong 43 anyos na lalaking overseas Filipino worker na taga Mandaue City, Cebu ang nagpositibo pa rin sa virus kahit naturukan na ng 2 doses ng Sinopharm vaccine mula sa China. Ayon sa tagapagsalita ng DOH7 na si Dr. Mary Jean Loreche na ang bakuna ay makapagpababa lang ng posibilidad ng seryosong sintomas ng infeksyon. Sinabi ni Loreche na nakompleto ng pasyente ang inoculation schedule ng 2 doses ng Sinopharm vaccine. Una ay noong December 12 at noong January 2 ang pangalawa sa United Arab Emirates o UAE. Dumating ito sa Bactan Cebu International Airport noong January 5 at nakalabas sa isolation center matapos ang 14-day quarantine noong January 20. Subalit nang isinailalim sa swab test noong February 8 para sa kanyang requirement upang makabalik sa Middle East, nalaman na infected ito ng COVID-19. 5 naka-close contact ng pasyente ang inilagay na sa isolation facility matapos mahawa ng sakit. Napag-alaman na isa ang UAE sa mga bansa na nag-aproba sa paggamit ng bakuna ng Sinopharm sa kanilang COVID-19 vaccination. Yan ang latest mula rito sa Cebu. Jovelyn sa Tinitigan ng DYRC Action Radio, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Thank you, Ms. Jovelyn sa Tinitigan.